Yo, hello mga boss. Welcome back ulit sa ating channel. So ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga connection ng ating relay. So kung napapansin nyo, meron tayo ditong tatlong klase ng relay. Ito yung 4-pin, 5-pin, itong lima na to. And then dito sa taas is 5-pin din to. So ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nilang tatlo. So umpisa na natin. So, umpisa tayo dito sa ating 4-pin relay. So, kung napansin nyo, may number siyang nakalagay, 85, 87, 86, at itong ating number 30. So, dito sa 85 natin is itong ating ground. So, nilagay ko na siya dito. Nilagay ko na siya ang timano ng mga sign na ground. So, wag na natin patagalin ito mga boss. So, itong number 86 natin is dito nakakonect tayong ating switch. So dito yung mga boss, yung switch ng kusina o switch ng ilaw, kung ilaw man yung lalagay nyo. So ito siya, switch yung lalagay natin sa ating number 86. And then itong ating number 30 is dito natin i-connect yung ating positive. So kadalasan yung iba nilalagay ito sa battery. So isasuggest ko, pwede itong ilagay sa ating ignition, sa ating susian. Para once na in-open natin yung ating susian is magkakaroon na siya ng power dito sa ating number 30. So lagay natin dito is ignition. And then ang titira na lang natin is itong ating 87. So dito natin ilalagay yung ating busina na lang. Lalagyan natin dito is busina. So yan, yun siya nilalagay. So ganyan siya mga boss, ganyan yung function ng ating relay. So pag on mo ng switch is didiretso siya dito sa ating 86 sa punta sa ating 87. So ganun gumagana yung ating 4-pin relay. So after nito, itong 4-pin is diretso na tayo dito sa ating 5-pin. So kung napansin niya, pareho silang 5-pin mga boss, ano, same din sila ng number na nakalagay. So ang pagkakaiba lang nito is meron tayong tinatawag na double output at yung isa is double contact. So parehas 5-pin relay ito mga boss ha. Ang pagkakaiba lang is yung tinatawag natin na double output at yung isa is double contact. So sa taas is ilalagay natin is double contact. So umpisa muna tayo dito sa ating double output. So kung napapansin nyo is itong 85 is ground. So nilagyan ko na siya kagad. So para siya may ground mga boss ha. So kung napapansin nyo is itong ating number 85, 86, 87A at 87. So, pareho siya halos ng number doon. So, ang nadagdag lang is itong ating nasa gitna, which is itong 87A. So, itong ating number 86 is ito yung ating switch. So, katulad nung sa ating 4-pin relay, yung 86 natin is switch pa rin. And then, itong ating number 30 is ito yung ating ignition switch. O sa iba is nilalagay ito sa ating battery. So ulit na nilalagay yung ating ignition. So yan, kung napapansin nyo, ignition dun, ignition din dito, pareha sila. So ang pagkakaiba lang natin is ating 87 at yung ating 87A. So ganito gumagana yung ating double output mga boss. Pag on yung switch, punta dito sa 87 at dito sa ating 87A. Parehas yan mga boss, mayroong lumalabas na power dyan kapag inan mo yung switch. Wala sa ignition, pag open mo ng ignition at inan mo itong ating switch, dediretso dun sa ating 87 at ating 87A. Kaparehas itong may power mga boss. Ito yung tinatawag na ating double output. Kaparehas siyang may power. So kung napansin nyo, parehas lang itong dalawa mga boss. So explain ko naman itong isa. Dito naman tayo sa ating double contact.
kung paano gumagana itong ating double contact na relay. So same sa kabila is dito pa rin yung ating switch sa ating number 86. And then dito sa ating number 30 is yung ating ignition. O kung sa iba is ilalagay ito sa ating battery. So mas maganda kayo sa ignition to mga boss. Ayaw ko lang dito sa ating double contact. So maintindihan nyo mamaya kung bakit dito ko siya nilalagay sa ating ignition. Hindi ko siya diniretso sa ating battery. So ang pagkakaiba nitong ating double contact sa double output is yung ating 87 at yung ating 87A. So dito sa ating 87 at 87A. Yan. Sasabihin natin ilaw ang lalagay natin dito. Ilaw ang lalagay natin dito sa ating 87A. Pati doon sa ating 87. So yan mga boss. So ang pagkakaiba nitong ating double contact is pag inon mo yung ignition itong ating susian, isang timano magkakaroon na ng power itong ating 87A. So may power na kagad siya. Pag inon mo itong ating switch, mamamatay 87A at magbubukas itong ating 87. So ganun gumagana yung ating double contact mga boss. So inuulit ko mga boss, pag unang ignition, may power itong 87A. Pag unang switch, mamamatay itong 87A. Mag-o-open itong ating 87. So kaya pinayo ko sa inyo kanina sa ignition ilagay itong ating relay. So ganun gumagana yung ating mga relay mula sa 4-pin hanggang sa 5-pin double contact at double output. So hanggang dito mga boss, maraming salamat ulit sa inyo. Keep safe. Peace.